Nel, ano ang mga naging sagot ng Pangulo sa mga isyung ito? June, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais ni Vice President Sara Duterte na tumutok sa kanyang trabaho bilang Sekretary ng Department of Education at Co-Chairperson ng NTF-ELCAC. Ito ang nakikitang dahilan ng Pangulo kaya nagtitiw bilang miyembro ng lakas CFD at Vice Presidente. Very simple, exactly as he says. Alam mo naman si Inday Sara is very plain spoken. Kung ano yung sinabi niya, yun ang ibig sabihin niya. She has too much work to do. That she cannot be involved in any of this. She cannot allow herself to be distracted. That's the way I read it. Sa pagkakaalis ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-o Arroyo bilang Senior House Deputy Speaker, ayon sa Pangulo, prerogatibo ito ng House Speaker at normal na reorganization sa Kamara. Huwag lamang kanyang bigyan na lamang ito ng malalim na kahulugan ang reorganization na ito. This is just part of the reorganization and the speaker is his prerogative as to how he feels the house should be organized. So, nangyayari talaga yan. I don't think any of us know what it all means. Where the chips will fall after all of this reorganization. But I don't think it is. I think we should also be careful to not read too much. Sinagot rin ng Pangulo ang isyu sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa Pangulo, bukod sa mga isyung seguridad, tinitingnan rin niya ang problema sa performance ng NGCP. Ang tinitignan ko rin ay talaga yung performance, kung maganda ang kanilang performance, kung sumunod sila sa kontrata doon between the government and the grid corporation. So, yan ang iniimbestigahan ng Congress, both houses, at tinitignan natin kung talaga ba ay pwede na lang ayusin ang sistema. Ito ang sagot ng Pangulo na tanungin kung susuportahan niya ang panawagan na pagbusisi sa pangkisa ng NGCP. Sinagot ni PBBM ang mga katanungan na ito sa media ng kanyang saksihan ang presentasyon sa 160 megawatt wind farm sa coastal community na Pagudbud, Ilocos Norte. Sa oras na makumpleto ang 11.4 billion project sa taong 2025, ituturing itong pinakamalaking wind farm sa buong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, patuloy na hahanap ang pamahalaan ng pamamaraan upang matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente ng bansa, kabilang na ang renewable energy at nuclear energy. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nel Maribuhok.